Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Higit 2 buwan na po yung nakalipas matapos yung anihan ng palay dito sa amin. At ngayong araw nga, buwan ng Hunyo, 21 taong 2023 ay babalik naman po tayo dito sa mga gawain natin dito sa bukid, lalong-lalo na sa gawain may kaugnay sa paghahanda sa pagtatanim ng palay. Kung mapapansin nyo, talagang pinagpala talaga ngayon yung araw kasi nga binigyan tayo ng Panginoon ng isang napakamagandang panahon. At saka, yung maganda pa dyan guys, madaling natapos ng kapatid at ng pamangkin ko yung pagsasabog ng binhi dito sa aming pala. At dahil nga medyo curious ako kung ilang binhi meron dito ngayon. Sinubukan ko talagang bilangin, no? Parang baliw lang tayo sa part na to. So anyway, so ayan na nga yung mga sinabog na binhi kanina. So yung iba dyan ay tumutubo. And hopefully in the coming days ay tutubo na talaga sila dyan. So ang purpose ko for this video kung bakit nandito ako sa palayan namin is para bantayan yung mga sinabog na binhi kanina lang. Kasi nga hindi talaga may iwasan na dayuhin ng mga ibon yung mga isinabog na binhi dito. Kaya kinakailangan talaga na bantayan ko to 24/7, charis. At saka nga guys, maraming bunga yung mayabas dito. So ayan nga, sinubukan kong maghanap ng hilog na bunga. But unfortunately, there wasn't any ripe guavas in their chart. So fast forward guys. So I got tired na maghanap ng hinog na bunga ng mayabas. So I decided to sit down, to settle down myself. Charis nga. So ayan, binabantayan ko dyan ng mabuti yung mga butilang palay na wala talaga makakalapit na ibon. Dahil malilintikan talaga sila sa akin. And because the weather is getting hotter, so I decided myself to pick some banana leaves na gagawin kong banig mamaya dahil matutulog talaga ako pagdating ng dapit hapon kasi nga aantokin talaga ako sobrang yan, lalo na nawala talaga akong kausap dito. So ayan nga, may dala-dala na akong dahon ng saging kasi nga nanguha ako ng dahon. Ciao. So ayan na nga, medyo marami yung kinuha kong dahon ng saging dahil nga may higa ako mamaya o matutulog na rin dahil nga makakapuya talaga yung wala kang kausap. And unexpectedly, who would have thought na merong darating dito? Charot niya. Nandyan pala yung nanay ko, bigla siyang dumating kaya kinunan ko muna siya ng video. So let's continue guys. Yung kinuha ko pong dahon ay gagawin ko siyang banig. Kaya ayan, kung makikita nyo is nilalatag ko na siya sa may dabuhan. So sana nga lang ay wala talagang insekto na merong venom. Lalo na yung ahas guys. Oh my god, I just prayed and hope and I wish. So yan na nga guys, natapos ko na rin ilatag yung mga dahon ng saging and I'm ready to be with you, char. Handa na rin akong humiga. Kahit wala akong kasama dito, nag-enjoy naman ako, diba? So ayan nga. So trinay ko yung durability ng dahon ng saging kung hindi siya mapupunit. Pero naisip ko talaga na kanina pa talaga punit na punit yung dahon ng saging. So nasaan pa yung durability ng dahon ng saging? So ayan nga, tinignan ng ina ko yung mga butil ng palay kung meron ba mga ibon. And then, so ayan nga, later on, nakaramdam ako ng pagkagutom. So I decided to get the bring home chart. So kinuha ko yung pagkain na nasa loob ng baldi guys. So una ko munang ginawa. First thing first ay uminom ako ng tubig and then finally ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung dala kong pang umagahan. So actually hindi na to breakfast kasi it's already 9:30 in the morning. And ano, ngayon nagdesisyon pa lang ako na kumain kasi doon pa lang ako nakaramdam ng gutom. Medyo nahirapan nga ako dahil nga tinali ko yung cellophane. But anyway, ayan nga yung laman ng aking pagkain. Yung nauna is meron palang tinapay na sobra kanina. And then, ayan, nagsangag pala ng kanin yung aking nanay at merong 2 tayong pritong tambal. So ayan nga, so sakto-sakto yan sa kumakalang kong sikmura o chachar. I tried to invite my mom to eat with me pero mas gusto niyang umalis, pero I told her to get back to where she was. So ang sarap talaga ng kain ko guys. So dahil nga gutom na gutom ako at sobrang init ng panahon, ayun nga,
ganadong-ganado talagang kumain dito sa part. Lalong-lalo na paborito ko yung ginisang kanin tsaka yung pritong tamban. Saya lang at hindi ako nakapagdala ng sausaw, pero later on magdadala tayo dyan sa part nila. So yan nga, oh, yan yung sabon namin at saka yung panong talaga is napakaganda. Sinasabayan nito yung kagandahan. Oh, charis. So after kong kumain guys, so usap-usap muna kami ni mother. Ayan, sinabihan ko siya na ako yung magmamana ng lupang to kahit hindi naman to sa amin. Charis. So sinabihan ko na nanay ko na ang ganda-ganda ko, sing ganda ng panahon. Charis. So thank God. Thank you so much.